Patuloy tayong maghahatid ng impormasyon at serbisyo publiko sa bawat kapamilya. We are grateful. At wala ko sa mapagpalang kamay. Ito po ang nag-iisang teleradyo. Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito opinyon at pananaw ng himpilan at ng pamunuan ng network. Balita, impormasyon, kontrobersya o katibulian, lahat isisiwalat, walang labis, walang kulang. Narito na ang inyong patrol ng Pilipino, Henry Omaga Diaz. Henry Omaga Diaz sa Omaga Diaz Report. Henry Omaga Diaz, nagbabantay para sa bayan. Omaga Diaz Report. Ano na ba nangyayari? Ang nangyayari sa ating bayan. Ang mga health workers sa gitna ng pandemya, sa gitna ng kanilang sakripisyo, hindi pa rin nababayara. Napakarami ang nagmamakaawa halos para maibigay lamang ang kanilang benepisyo, ang kanilang pinaghirapan. Pagkatapos, nandiyan pa ang hearing sa Senado. Sa Senado, lumalapas. Ayon sa ilang mga senador, sa kanilang pagtatanong sa mga opisyal ng DBM at dating opisyal ng DBM at kasalukuyang opisyal ng DOH, baka raw may overpricing sa mga pagbili ng iba't ibang mga gamit para malabanan ang pandemya. Sabi nga ni Senator Franklin Rilon, yung isang kumpanya, yung Patmali, pharmaceuticals, magkano na 600,000 pesos ang capitalization, pero binigyan ng award worth more than 8 billion pesos para sa pagbili ng mga face mask nung nag-uumpisa yung pandemya. Bakit? Napakaliit ng kumpanya, binigyan ng 1 billion pisong halaga ng proyekto. Sabi ng mga senador, baka raw overpriced sa kanila pag i-check sa ibang mga bilihan ng face mask. At the time, yung presyo nila, malayo. Hindi lang, pati yung test kits, halos problem. Ang presyo, so regular na presyo. Ano kaya nangyayari dito? Ano nangyayari? Bukod pa doon, yung nadi-delay. Ang tagal pumating ng mga kinakailangan bakuna dahil lumalala ang sitwasyon ng COVID-19, pero ganyan pa yung may mga bakuna. Okay, marami na rin nabakunahan, pero mas marami yung hindi pa nababakunahan. Tapos ang nasisisi natin, ang taong bayan, dahil hindi sila nagpapatakuna. Nasa na ngayon bakuna? Ang nangyari? Subukan natin makuha ang napaliwanag ng mga opisyal ng ating pamahalaan na nag-iimbestiga sa mga issue ito. At bago po ang lahat, ilan doon ang report? Magandang umaga po sa Umaga Diaz. Paso Umaga Diaz report. Ngayon pong araw ng Sabado, ika-28 ng Juan ng Agosto. Ilang report po muna. Unahin natin ang ating isamang si Jackie Pascual. Ito po ay tungkol sa isang hostage taker. Nahuli naman yung hostage taker. Jackie, magandang umaga. Magandang umaga, Henry. Sa live video post sa social media kagabi ni Jeneline Moran Almoguera, makikita ang dami ng mga tao na nagkumpulan sa bahagi ng City Road sa Barangay 14 sa Caloocan. Akaakalain shooting sa pelikula ang pinapanood, pero totoong hostage taking ang naganap ng oras na yon. Hinostage ng isang lalaki ang isang binatilyo at tinutukan niya pa ng patalim. Agad rumisponde ang mga pulis habang patuloy na nanood ang mga tao mula naman sa kabilang lane ng kalsada.
Kinausap ng isang pulis ang hostage taker, nagsigawan naman ang mga tao at natakot para sa mga bata. At makalipas ang ilang minuto, maraming pulis na ang dumating at mas dumami pa ang nanood. Sa ulat ni Northern Police District Chief Brigadier General Jose Hidalgo Jr., nangyari ang hostage taking ng bandang 7 o'clock ng gabi. Nakipagnegosasyon ang mga pulis sa suspect hanggang sa makahanap ng pagkakataon at nakuha ang patalim mula sa suspect at agad siyang inaresto bandang alas 8 ng gabi. Maayos naman ang kondisyon ng biktima at dinala muna siya sa ospital para sa medical check-up. Makikita rin sa isa pang video ang mismong pagka-aresto ng suspect. Nagkagulo ang mga tao at nagsigawan na huli, huli, huli. Pinusasan naman ang suspect, nag-anunsyo agad sa megaphone ang pulis na umuwi na ang mga tao. Inimbestigahan pa, Henry, no, ng pulis ang pangyayari sa ngayon. Nakakulong sa Caloocan Police Station ang hostage taker na 32 years old na taga Pandi, Bulacan. Hindi muna nagbigay ng pahayag ang suspect. Ito ang Radyo Patrol 54, Jackie Pascual, ABS-CBN News. Maraming salamat, Jackie Pascual. Samantala, tunghayan po natin ang ating samahan si Dennis. Dennis! Dennis! Yes, Henry. Okay. Isinilalim na sa mass testing ang mga kapitbahay ng babaeng unang naging kaso ng Delta variant sa Occidental Mindoro. Sa 11 naging close contact, 3 ang nagpositibo sa COVID-19, ang 58 taong gulang niyang ina, ang 3 taong gulang niyang bunsong anak, at ang tindera na madalas niyang puntahan. Ipapatupad na rin ang granular lockdown sa Barangay Batong Buhay sa bahay ng Sablayan kung saan nakatira ang naging Delta variant positive. Magaling na ang unang kaso ng Delta variant at ayon sa Municipal Health Office, malaki ang pananagutan ng naturang Delta variant positive dahil nagpabalik-balik pa siya sa Metro Manila para asikasuhin ang aplikasyon bilang domestic helper sa Hong Kong. Pero wala pa sa plano ng local government unit ng Sablayan na magsampa ng kaso dahil mas mahalaga ngayon na matukoy ang mga nakasalubuhan ng Delta variant positive para agad na matulungan. Ang problema, hindi na maalala ng pasyente ang kanyang sinakyang van at mga nakasabay na pasahero dahil tulog pumalo siya sa biyahe. Bumuo na ng task force ang municipal IATF para mag-imbestiga sa sinakyang van ng pasyente. Henry. Maraming salamat. That is Dato, question 4. Mula sa Occidental Mindoro. At sa pagkakataon ito, mga kaibigan, dahil kanina po, nabanggit ko yung tungkol sa hearing kanina sa Senado at kinwestiyon nga ng ating mga mababatas yung pagpili ng mga kinakailangan mga equipment at iba pang mga paraphernalia at iba pang mga gamit para malamanan ng ating mga health workers ang COVID-19 at kaya makatulog sila sa ating mga kababayan, malaki ang marami na diskubre ang ating mga mambabatas po sa hearing na yon. Kung inyong maalala, timlag po si Christian ng COA yung pagpili ng mga gamit na ito, yung pag-handle, pag-manage ng pondo, 67 billion pesos para sa pandemic noong 2020. Ako, at ito na, sige na ang Senado at marami po natakbuhan ang Senado. Maraming question ang Senado tungkol po dito. Makakausap po natin, bias po lang iba, kung this is Senator Franklin Rilot. Magandang umaga po na Senator Rilot. Maraming salamat sa pagkakulit po dito sa amin sa umaga PS report. Magandang umaga, Henry, at maraming salamat sa inyong pagkumbida na maging panaurin sa inyong programa. Dako, kami po ang nagkapasalamat, Senator. Marami po yung na-discovery po sa inyong pag-iimbestiga kahapon ganyan sa Senado, particularly yung mga binilhan ng mga face mask at iba pang mga gamit para sa pandemic na ito para sa gamit ng ating mga health workers, mukhang maraming mga overpriced. At yung mismo mga kumpanya, para sa inyo, mukhang questionable rin. Senator?
Unang-una, Henry. First, pakiayos lang ng audio mo. Hindi kita masyadong maintindihan, Henry. Pakiayos lang. Anyway, hindi ko masyadong naintindihan yung tanong niyo, Henry. Pakiulit lang ng inyong tanong. Okay. Kamusta po? Kamusta po ang audio ko ngayon, Senator? Ganun pa. Anyway, sige. Sisikapin ko na maintindihan. But anyway, kahapon po aming sa Blue Ribbon Committee, tinuloy po namin ang aming investigasyon. At doon sa aming nakikita at natutuklasan ng mga ebidensya, ang nakikita namin, mahigit sa 8 bilyong piso, 8.7 bilyon, ang kontrata na binigay sa isang kumpanya, Farmally Pharmaceuticals, na 6 na buwan pa lang po ang binuo. Wala pong track record. Ang kanyang capital ay 600,000 piso. Ngunit ang mga kontratang nakuha, mahigit sa 8.6 billion. Ito po ay nakakapagtaka. At dahilan po sa hindi sa ating nakikita, amin pong si Dugpina, yung chief executive officer at saka yung isang treasurer or corporate secretary, doon po sa address na nakalagay sa kanilang corporate papers. Pagdating namin po doon, ang sinasabi sa aming sheriff, wala pong opisinang ganun. Yung sinasabi niyong condominium unit, tatlong taon na yung bakante. At yung isang presidente na sinasabi ng doon sa corporate papers ng Farmally Pharmaceuticals, noong Mayo, umalis na sa kanyang condominium unit. Kaya po aming pinagtatanong yung Christopher Lau kung paano po nangyari na 6 na buwan pa lang yung korporasyon, walang track record, walang income, bigla niyang binigyan ng kontratang nakakahalaga ng ilang bilyong piso. So at 6 na 8 bilyong piso. So iyan po ang aming at hindi po nasagot ng tama ni Yusek Christopher Lau ang aming mga tinatanong. Ito po ay dahil para sa kaalaman ng lahat. Kamusta po? Kamusta yung audio po, Senator? Wala pa rin. Sikapin ko pong ano. Okay. Senator, siguro magko-commercial muna tayo. Ayusin ko lang yung audio po. Ilang minuto ko lang po para maayos po yung audio po. Hello? Ayan. Wala. Ayan. Hello. Senator, magko-commercial muna tayo. Ayusin ko lang itong audio po para magkabinigan tayo. Kami po ni Senator Pilon ay magbabalik. Ilan sa kanila po? Henry Omaga Diaz. Omaga Diaz Reports. Kaunting tunong nakaalaman ka pamilya, nakapagtala na ng kaso ng COVID-19 Delta variant dito sa Pilipinas. Ayon sa World Health Organization, ang Delta variant ay lubhang mapanganib dahil ito'y nagtataglay ng increased transmissibility o mabilis na pagkalat. Sinabi rin ng DOH na maaari ka ng mahawa kahit sandali mo na makasama ang positibo dito. Hindi tulad ng dating kailangan ng 15-minute exposure bago ka ituring na close contact. Ayon sa WHO, maaaring hindi rin pangkaraniwan ang mga sintomas nito tulad ng unang variant, kaya't maaaring hindi maagapan at mas madaling nakakamatay. Ngunit epektibo pa rin proteksyon ng mga sumusunod. Unang-una, ang pag-iwas sa mataong lugar at pagpapanatili ng social distancing. Kaunting tulong na kaalaman, kapamilya. Alam niyo bang ayon sa DOH, merong proper cough etiquette o tamang paraan ng pag-ubo upang makaiwas na manghawa sa iba? Una, palagi magdala ng panyo o tissue. Gamitin itong pantakip sa bibig at ilong tuwing umuubo. Kung abutang walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang manggas ng inyong damit o gitang bahagi ng inyong braso, katulad naman ito.
lumayo sa mga tao kapag ikaw ay umuubo. Huwag dumura. Itapon ng maayos ang gamit na tissue. Palaging maghugas ng kamay pagkatapos suminga o umubo. Gumamit din ng alcohol o hand sanitizer. Ito po si Kuya Kim nagpapaalala. Mag-ingat po tayo sa nagpapatuloy na pandemya. Patuloy tayong maghahatid ng mga balitang hume-headline. 40 pamilya ang nawalan ng tirahan. Good news naman sa mga naghahanap ng trabaho. Mga balita mula Luzon. Ako si Julius Baba. Ako si Tony Velasquez. Visayas. Ikan dinhi sa Visayas. Ako si RC Dalagas. At Mindanao. Iyo si Jewel Reyes. Ating tinututukan. Headline Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes alas 12 ng tanghali sa nag-iisang teleradyo. Nay, tay, at sa lahat ng gumagabay sa kabataan sa pag-aaral, stress ka ba sa pagtuturo? Gawin ng hassle-free ang teaching sa tulong ng tips at techniques mula kay paring Tito, Father Tito Caluag. Is it in your heart that makes you feel na ito yung mission ko? Katuwang ang Unilab Foundation Incorporated. Dito, everyone will learn. Wonder Teacher, tuwing Huwebes, alas 3, sa nag-iisang teleradyo. Gawin nating super Sabaduper saya ang buong weekend dahil sa mga programa ng ating teleradyo. Mabusog sa maiinit na balita at impormasyon, hatid ni na Julius Babaw at Zen Hernandez sa teleradyo balita alas 7. Mamulat ang mata sa mga kaabang-abang na isyung hatid ni Henry Omaga Diaz sa Omaga Diaz Report alas 8. Ituloy ang paggalaw-galaw at maging fresh, beautiful at healthy. Kasama sina Doktora Luisa at Coach Harris sa Your Daily Dose alas 9. Pataasin pa ang energy mo sa mga winner na tips at pakikipagkwentuhan kay Tita Winnie Cordero sa Winner sa Life alas 10. Isama naman sa pamimili ang inyong Bida Consumer na si Alvin El Chico alas 11. Mas damhin ang saya ng weekend at mag-chill kasama si Brother Jun Balaag sa Dr. Love alas 12. Talaga namang super panalo ang Sabado mo kapag kasama ang nag-iisang teleradyo. Konting tulong na kaalaman, kapamilya. Sa ngayon, iwasan muna natin ang pakikipagkamay, yakap o beso dahil maaaring maging dahilan nito ng mas mabilis na pagkalat ng sakit. Mas makakabuti rin kanselahin ang mga mass assembly o mga pagtitipon. Umiwas sa mga matataong lugar at manatili na lamang po tayo sa ating mga tahanan hanggat maaari. Ito po si Kuya Kim nagpapaalala. Mag-ingat po tayo sa nagpapatuloy na pandemya. Mga ateng, mga kuyang, palagi ka na lang bang napapa hay buhay? Bakit yun ang solusyon na magdadala ng ngiti sa iyong mga labi? Mga tips at hacks sa bawat problema sa tahanan, ating pag-uusapan kasama ang kaagapay sa pag-aalaga sa pamilya mo, Tita Winnie Cordero! Sabay tayong matuto kung paanong maging winner sa life! Tuwing Sabado alas 10 ng umaga sa Teleradyo! Puro ka na lang ba kain at tulog? Oras na para gumalaw-galaw. Ilabas na ang itinatagong ganda at glow. Kasama ang inyong Sabado Buddies, Doktora Luisa at Coach Harris. Gagawin nating habit ang pagiging healthy and fit sa Your Daily Dose. Your Daily Dose. Tuwing Sabado alas 9 ng umaga sa Teleradyo. Siguradong ganado ang simula ng linggo kapag nakatutok sa teleradyo. Exciting ang pagising dahil sina Julius Babaw at Zen Hernandez ang maghahatid sa inyo ng pinakamaiinit na balita sa Teleradyo Balita alas 7. Meron ka bang mga tanong o agam-agam sa mga isyong kinakaharap buong linggo? Aalamin natin ang sagot dyan kasama si Attorney Joey Lina sa Sagot Ko Yan! Alas 8, magiging inspired ka pang magtrabaho dahil sa kwento ng ating mga kaobrero at magkaroon ng pagkakataong makahanap ng trabaho sa tulong ni na Danny Buenafe at Rica Lazo sa Good Job!
alas 9:30. Ibabahagi naman namin ang love at positive energy sa bawat kapamilya sa tulong ni na Aveline at Vic Garcia sa Tulong Ko, Pasa Mo, alas 11. Ituloy ang relaxing afternoon kasama si Brother June Banaag sa Dr. Love, alas 12. Handa kang humarap sa bagong linggo kapag kasama mo ang Tele Radyo. Kasama sa lahat ng panahon. Hindi lang pagbabalita o pagbibigay ng impormasyon. Mahalaga din ang public service. Napakalaki palang challenge. Makakabangon po tayo. Pupunta kayo ng panahon. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Para sa pamilya. Kakampi sa bawat pagsubok. Kayang-kaya. Bigyan ng servisyo. Magbubunga po. Kailangan na pang jump. Diaz Reports. Technical problem lang po. Nagkakaroon ng problema dito sa mic. Pero, kamusta po ako ngayon? Mas maayos ng konti po. Medyo naintindihan na kita kagina. Talagang wala akong naintindihan. Oo. Oo nga. Pasensya na po. Okay. Yung sinasabi nyo, Senator, yung natagpuan, na-discover sa hearing, ay itong kumpanya, itong Parmalee, napakaliit ng capitalization, which is around 600 million, samantalang inawardan, pinigyan ng pagkakataon na bumili sa kanila ng gamit na worth 8 billion pesos. At bukod pa ron, kamusta po yung mga presyo sa pagbili ng mga face mask? Tama po yan, Henry. Unang-una liwanagin natin. Normally, ay 6 na buwan pa lamang. Uy! Anak, noong September 2019, ayan po ang date of registration sa SEC. Pangalawa, ang capital po nito ay 600,000 lamang, Henry. 600,000. 600,000? Opo. Ngunit ang sila po ang pinakamalaking kontrata na inaward ng procurement service ng DBM ng Undersecretary Lao, umabot ng 8.6 billion. So wala pong profit, hindi po kumita. Ang net income po ng Parmalee Pharmaceutical for 2019 ay zero. Pagdating po ng 2020, 284 million ang net income. At hindi na po, at ang kanilang face mask po ay overpriced, ha? Ang benta nila, ang bili ng DPS DBM ay 27 pesos and 72 centavos. Ngunit within the week, nung linggo ding yun, ay mayroon ding isang supplier na bumili, na binenta ng 13 pesos and 50 centavos na binili din ng procurement service. Doon pa lang makikita mo ang diferensya ng mga pesos. Ngunit ang mas matindi, aba eh, Senator Gordon sinasabi bilang chairman ng Red Cross, at that time bumibili siya ng face mask, umaabot lamang ng 5 piso. So you can imagine the overpricing na nakikita natin. Ngayon, yung sinumpi na namin yung chief executive officer at saka noong yung isang treasurer yata nila na nabanggit sa kanilang records, eh sabi ng security guard na nandun, sabi niya wala yan dito, sinang ganun. Wala po diyan sa unit na yan ang hinahanap ninyo. At ang president, ang presidente nila ay umalis dito sa isang unit nila sa San Juan 3 buwan ng nakaraan. So nagbaliwanag sa aming impresyon, nagtatago na. At malaking misteryo. At inaamin ng Undersecretary Lao na hindi po niya tiningnan na husto yung mga papeles. Ibig sabihin, Henry, hindi naman kailangan na detective. Tingnan mo lang yung Articles of Incorporation na incorporate September 2019.
April of 2020, or 7 buwang nakalipat, ibinigyan mo ng mahigit sa 2 billion kagad na hindi mo nang tiningnan kung sino ba itong may kakayahan ba ito. At trader lang naman, hindi manufacturer ito ha. Trader lang siya. At kaya po nakakapagtaka itong ang award nito. Yes, matagal na po kayo sa serbisyo sa gobyerno, naging secretary, labor secretary, senador, justice secretary. Para sa inyo bilang bilang matagal na sa bureaucracy, no, sa pagsisilbi sa gobyerno, unusual po ba yung ganito na hindi mo i-check yung background ng bibilan mo ng napakalaking halaga ng mga gamit? Totally unusual. Kahit hindi po kayo official ng pamahalaan, common sense and ordinary prudence will dictate na kung ganito kalaki ang ina-award natin, bilyong-bilyong piso, pag-iingatan natin. Dahil ito po ay dapat matakot ka sa ombudsman eh. Baka masampahan ka ng kaso. Biro mo, uulitin ko lang. Walang capital. 600,000 ang paid up capital. Ang ina-award mo ay bilyong piso. Simple lang po ang pag-iisip ng taong bayan. Kaliit-liit na kumpanya, bakit mo binigyan ng ganong klaseng kalaking kontrata? At inamin po ni Undersecretary Lau, he did not exercise prudence. Hindi po siya nag-ingat sa pagbigay nito kontratang ito. Kaya sa akin, hiningi ko hapon na paimbestiga sa ombudsman dahil po violation ito ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, kontrata na disadvantageous sa pamahalaan at kulang sa pag-ingat and reckless itong si Undersecretary Lau. Bukod po sa mga face mask, ang iba pang mga equipment, halimbawa yung testing kits. Opo, ang testing kit, ang binili nila, ang presyo ay 1,720. Pero may mga nagbebenta noon, 925 pesos lamang. Yun ay another isa pang overpricing na maliwanag. At ang PPEs, 1,910, 1,910 piso, 1,910 bawat isa. Ang market cost nun ay 945 pesos. So, talagang garapal po ang nakaw ng pera ng taong bayan. At sa panahon ng pandemya, sa panahon na napakaraming tao ang naghihirap, nagkakasakit. Ito'y nangyari doon sa onset ng pandemya, no? Hindi malaman ng tao kung anong gagawin. Walang hanap buhay, ang dami nagkakasakit, ang dami tinatamaan. Tama po 'yan at isa pa po, 42 billion ang linipat ng DOH sa PSDBN kung saan po nagaling itong mga overpriced na mga equipment. 42 billion ang nanggaling sa budget ng DOH. Any isang maliit na pirmahan, wala, sinasabi ng COA, walang dokumento. Henry, kung ikaw ba yung mahirong ganun, hawak mo ang ganung kalaking pera ng taong bayan, ililipat mo sa isang ahensya na wala ka man na kahit anong dokumento. Ito'y sinabi ng kasama po ito sa 67 billion na sinabi ng COA of doubtful veracity at open to graft. Dahilan po, saan ka naman makakita ng hindi mo pwedeng sabihin, pinag-iingatan mo eh. Dahilan sa 42 billion nasa ahensya ng Department of Health, ang Secretary of Health, wala man ng dokumentong pinirban, inilipat sa isang ahensya
na wala siyang control, na even the Department of Budget and Management Secretary, yung DBM Secretary, at lumabas kahapon, wala siyang control doon sa PSDBM. Hindi, wala po siyang direct control and supervision. Ah, sarili pong Undersecretary Lau lamang ang nagdi-decide. Tinanong po namin siya, paano ko naman, paano ka naging USEC ng DBM? Doon sino ang secretary nung panahon mo? Si, sabi niya, si Secretary Diokno. Nirekomenda ka ba ni Secretary Diokno? Hindi po. E paano ka naging USEC ng DBM? Nag-apply po ako. Oh. sabi ko, pero hindi po ba dati siyang undersecretary sa presidential management staff? Dati siyang undersecretary, Ninoy Secretary Bonggo. Yeah, yan po, although in fairness, sinasabi ni Senator Bonggo, hindi niya naging aide si USEC Lau. But ang nakakapagtaka lang, alam mo, sinabi mo nga, medyo matagal, may karanasan tayo sa bureaucracy. Yes. At sa bureaucracy, kung ikaw ay ang cabinet, ay sekretaryo ng cabinet, hindi naman, as a matter of courtesy, hindi naman at efficiency, hindi po nag-appoint ng undersecretary sa isang kagawaran kung yan ay hindi naman rekomendado ng secretary. E dito po, akala ni Lau, talagang niluloko po ang taong bayan, niluloko kami mga senador. Sasabihin mo, hindi nga kilala ni Secretary Diokno, ikaw ay nag-apply kay Pangulo. At dahilan po sa inyong application, ikaw po ay na-appoint na undersecretary at naging head ng procurement service kung saan bilyong-bilyong piso ang dumadaan para pambili ng mga pangailangan. Eh, wala pong credibility ang ganong klaseng kwento. Mm-hmm. So, lumalabas na may punto ang COA sa kanilang pag-flag dito sa pag-handle na 67 billion peso pandemic fund. Naitatanong ko po ito dahil mismo ang Pangulo ay pinagtatanggol ang DOH, ang DBM, at galit lang galit ngayon sa COA. Pero sa inyong lumalabas na sa inyong investigasyon na tama yung pag-flag ng COA dito sa pag-handle ng pundong ito. Tama po yan. Sang-ayon po sa aming mga natutuklasan sa aming investigasyon. May punto po ang COA na talagang walang dokumento na pinirmahan. Dahilan po sa mga pagtatanong namin kahapon. Ah, nagtatanong kami, ano ba ang documentation? At sinabi na po namin yan. Ah, yung mga processes ng procurement service, hindi po nadating sa amin na dahilan po, for whatever reason, wala po sa amin. Okay. So, paano po ito? Hindi lamang yung formally, yung inyong nakita na binilhan na sari-saring mga gamit para sa pandemya na po. Kamusta naman yung performance ng ibang mga kumpanya na pinagbilhan ng mga equipment na ito at ng mga gamit na ito? Yung isang supplier po ng face mask, ang pangalan ay Cosmic Technology. Ang kanilang negosyo po ay trading sa mobile phones, sa computer at IT products. Ngunit sila po ay nabigyan ng kontrata para magbenta o para mag-supply ng face mask, 22 pesos and 50 centavos bawat isa. Eh, ang bili po ni Sir Senator Gordon, 5 piso. At yan po, Cosmic Technology ay hindi po manufacturer o supplier ng mga PPE or face mask kung hindi mga tawag nito, mobile phones, computer. Yung mga, mayroon pang isa, yung Philippine Blue Cross Biotech Corporation, nagbenta ng face shields, 1,000,000
1.3 million face shields na medyo ang naka-shocking po ito. Dahilan sa 1.3 million face shields, isang kumpanya lang, Philippine Blue Cross Tech Corporation, ang benta, ang bili ng PS DBM ay 120 pesos per piece. Ngunit yung adjusted retail price ng DBM mismo ay umaabot lamang ng 26 pesos hanggang 50 pesos. Of course, this SRP was issued later. Hindi po nung panahon na yun. Ngunit, sang-ayon kay Senator Gordon, kung hindi ako nagkakamali, ang sinabi ni Senator Gordon, 12 pesos lamang ang bili niya face shields. At maganda yung sinabi ni Senator Lacson. Alam niyo, sabi niya, tayo lang ang bansa sa buong mundo na nagre-require ng face shields. Wala pong ibang bansa sa buong mundo na nagre-require ng face shield. And yet tayo, in-require ng gobyerno. Kaya nakakapagtaka po. At itong binilan ay Blue Cross Biotech. Hindi naman po sa pagkaalam namin ay manufacturer. Ito po ay trader. Kaya Henry, nasaan? Bakit mukhang walang manufacturers dito sa mga nakabenta? Puro trader. Ha? Puro mas nakamura siguro kung direkta sa manufacturers nabili yung mga gamit. Tama po yan kung nabili. At nasa batas po, kung nabili po sa manufacturer, mas mura siguro. At sa batas, sa bayanihan law, ang sinasabi, nabigyan ng preference ang mga manufacturers sa ating bansa. Ha? Philippine preference and priority in procuring pandemic equipment. Natunto na po ba, Senator Gilon, kung sino yung mga opisyal, yung mga nasa likod, doon mga kumpanya na ito, halimbawa yung Pharmalee, mukhang house show, no? Wala na ngayon, biglang naglaho, o kaya natipan sila na may investigasyon, I don't know. Pero, sino bang nasa likod ng Pharmalee? Isang Chinese-sounding name. Hindi na po nakita, amin pong pinasubina, wala po doon sa address ng kanilang binigay. Ang sinabi ng security guard, wala po ganong klaseng ahensya dito. Kung mayroon man, tatlong taon na yata, sabi niya kung maalaala ko, na wala rito. So mga 2019 pa lang, or 18, na wala na doon. So, at saka yung mga CEO nila, at saka mga treasurer, mga presidente, hindi na po makita namin. Of course, baka naglumipat lang. Ngunit, ang aming sinasabi, ang aming sheriff, hindi na po nakikita yung mga address na nakalagay sa kanilang official documents. Okay. Kung sakali man, malaya pa rin siya na makipag-communicate sa Senado para bigay, yung kanilang panic. As of now, hindi nyo lang talaga sila pa-locate. Eh, paano man sila makapagbigay ng kanilang panig? Hindi namin sila makita. Voluntary silang humarap sa amin. At magpaliwanag kung walang masama dito. Ano po ang maaring mangyari ngayon? Tuloy-tuloy ang investigasyon ng Senado. Criminally liable kaya? Halimbawa, yung mga maaring nag-mismanage ng PAC. Halimbawa, pinapakasuhan nyo si Yusek Lau. Ano po? May mga posible po ba mga tao na makasuhan pa dahil dito? Ayaw ko pong unahan ang report ni Senator Gordon. Ngunit kahapon dun po sa hearing, ay inamin ni Undersecretary Lau that in effect, he was negligent. Hindi po did not exercise prudence. Yun ang sabi niya na negligent siya na hindi niya tinignan ang Articles of Incorporation na 6 na buwan pa lang itong Pharmalee
walang track record, walang income, eh bakit naman binigyan mo ng bilyong-bilyong kontrata at ang laki po ng agwat, the biggest is formally at 8.6. Yung sumusunod na supplier, ang kontrata ay umaabot lamang ng 1.5 billion or something. So ang laki ng agwat, bakit? Sino itong magaling na behind the formally na walang experience, walang track record, walang capital, eh siya po ang pinakamalaking supplier ng PSDBM, 8 billion, yun po. Okay, so magpapatuloy pa po ang investigasyon ng Senado. So, ano po yung mga bagay na gusto nyo pang malaman? Pinapahanap namin ulit kung nasaan na, humingi na namin sa NBI, hanapin itong mga officialis ng formally, kung nandito pa dahil baka wala na. So iyan, iti-check pa namin sa Bureau of Immigration, kanilang departure record, baka nagsialisa na. May ilan pa po. So mayroon pang isang hearing sa September 7. May ilang bagay pa kami ibig liwanagin. Okay, abangan po namin yan. Maraming salamat, Senator Dilon, sa panahon na binigay niyo po dito sa Umaga Diaz Report. Thank you, sir. Thank you. Maraming salamat, Henry. Si Senador Franklin Drilon, isa po sa mga nanguna sa investigasyon sa Senado tungkol po dito sa bilyong-bilyong na piso ng pondo na kinwestiyon po ng COA kamakailan. At natinig niyo po yung lumalabas sa kanilang mga pag-iimbestiga. Ang Umaga Diaz Report ay magbabalik po ilang sandaling lang. Umaga Diaz Report! Maging alerto, manat. Kaunting tulong na kaalaman, kapamilya. Alam niyo bang ayon sa DOH, merong proper cough etiquette o tamang paraan ng pag-ubo upang makaiwas na manghawa sa iba? Una, palaging magdala ng panyo o tissue. Gamitin itong pantakip sa bibig at ilong tuwing umuubo. Kung abutang walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang manggas ng inyong damit o gitang bahagi ng inyong braso, katulad naman ito. Lumayo sa mga tao kapag ikaw ay umuubo. Huwag dumura. Itapon ng maayos ang gamit na tissue. Palaging maghugas ng kamay pagkatapos suminga o umubo. Gumamit din ng alcohol o hand sanitizer. Ito po si Kuya Kim nagpapaalala. Mag-ingat po tayo sa nagpapatuloy na pandemya. Patuloy tayong maghahatid ng mga balitang hume-headline. 40 pamilya ang nawalan ng tirahan. Good news naman sa mga naghahanap ng trabaho. Mga balita mula Luzon. Ako si Julius Baba. Ako si Tony Velasquez. Visayas. Ikan din sa Visayas. Ako si RC Dalaga. At Mindanao. Iyo si Jewel Reyes. Ating tinututukan. Headline Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes alas 12 ng tanghali sa nag-iisang teleradyo. Nay, tay, at sa lahat ng gumagabay sa kabataan sa pag-aaral, stress ka ba sa pagtuturo? Gawin ng hassle-free ang teaching sa tulong ng tips at techniques mula kay paring Tito, Father Tito Caluag. Is it in your heart that makes you feel na ito yung mission ko? Katuwang ang Unilab Foundation Incorporated. Dito, everyone will learn. Wonder Teacher, tuwing Huwebes, alas 3, sa nag-iisang teleradyo. Gawin nating super Sabaduper saya ang buong weekend dahil sa mga programa ng ating teleradyo. Mabusog sa maiinit na balita at impormasyon, hatid ni na Julius Babaw at Zen Hernandez sa teleradyo balita alas 7. Umaga Diaz, Umaga Diaz Reports. Henry Umaga Diaz pa rin po. At naku, ay, Manasayda, Miss Naida Froilan, at si Minda, kumusta kayo dyan sa Amerika? Eh, sana safe kayo, ha? Sa pandemic. Kung muna kayo lalabas, dyan lang muna kayo sa inyong bahay, Manasayda. At pinapabati rin kayo ni Gigi, ang aking missis. Kumusta kayo dyan sa Chicago? Okay.
Matapos po ang issue sa paggamit ng pondo ng pandemic na po, ay ito na naman, tumambad na naman ng isang issue tungkol naman sa darating na eleksyon dahil pamakailan lang po in-award ng COMELEC ano po, sa isang malaking kumpanya, ang F2 Logistics na pag-aari ni Ginoong Dennis Uy ang pag-handle ng logistics, yung pag-transport ng mga kinakailangan ng mga equipment ano po, sa mga probinsya. Eh ngayon, maraming komisyon nito dahil yung F2 Logistics ay pag-aari daw, actually, it's just a fact na pag-aari ito ni Ginoong Dennis Uy. Eh sino ba si Dennis Uy? Si Dennis Uy ay isa sa pinakamalaking campaign contributor ng Pangulong Duterte nung siya ay tumakbo noong 2016 at kinalang malapit sa Pangulo. So sinasabi ng iba, hindi ba ito conflict of interest? Yan po ang tanong. Makakausap po natin walang iba kung hindi si Ginoong Gaslakman ng NAMPRE. Magandang umaga, Mr. Gas. Umaga naman sa iyo, Henry. Long time no see. Kamusta po? Okay. Hindi tayo nakakalabas eh. Oo nga. At ito nga, anong sapantahan nyo rito? Dahil sabi ng COMELEC, legal naman yung bidding, maayos, walang anomalya sa bidding, nagkataon lamang na nakuha ng F2 Logistics yung proyekto para sa logistics sa darating na halala. Pero sabi ko nga kanina, kilalang malaking, isa sa pinakamalaking campaign contributor ito ng Pangulong Duterte noong 2016. May conflict of interest po ba dito sa inyong, sapata? Parang meron. Kasi kung campaign contributor mo, pagkatapos bibigyan mo ng bilyon-bilyon pisong kontrata, parang kabayaran sa contribution mo. So, medyo nakakaduda, parang hindi maganda sa delikadesa na lang eh. No? So, ano po ba ang, pag sinabing logistics, pwede sila mag-handle ng logistics, ano yung kanilang trabaho na binigay sa kanila? Yung kung logistics, ang ibig sabihin nun, sila ang magde-deliver ng kung ano mga equipment, kunyari, ng na gagamitin sa eleksyon, sila ang hahawak ng pagde-deliver niyan. Yun ang kasali sa logistics. Mga materyales, mga balota. So lahat yan i-deliver sa buong bansa, no? Eh kung ikaw may hawak ng kontrata noon, medyo malaki yung trabaho yun. No? Mm-hmm. So yung pagde-deliver ng mga supplies, yun ang sinasabi nila na logistics. Okay. At kung ikaw ay kilalang malapit halimbawa sa isang kandidato, sabi ni Presidente ka, kandidato raw si Vice Presidente, may conflict po ba ron? Meron. Parang kung ako ay nag-contribute sa pagka-elect ng isang puno, malinaw na may conflict of interest kung pagkatapos noon ay makakakuha naman ako ng kontrata doon din sa tinulungan kong yun. Hindi maganda. Mm-hmm. Hindi maganda. So parang may utang na loob siya doon sa kandidato? Oo. Parang kabayaran doon sa ginawa mong kontribusyon. Delikado po. Ordinaryo nangyayari yan, pero hindi pa rin maganda. Hindi nangangahulugang dahil ordinaryo, dahil ginagawa ng iba, tama. Di ba? Okay. And ngayon, bukod dito sa issue ng F2 Logistics, meron ba kayong gustong itulak na pagbabago sa darating na eleksyon? Halimbawa, ano ba gagawin? Smartmatic pa rin po ba nanalo dyan o wala pa? Mga smartmatic pa rin eh. Yung pa rin gamitin na tagabilang ng ating mga boto. Okay. hindi na nga maganda yung experience natin sa last 4 elections. Hindi rin naman mabango ang
ang pangalan ng Smartmatic sa international community, no? So bakit doon pa rin pupunta uli ang kontrata, no? Mm-hmm. So kaduda-duda na hindi sila hindi nila pinapakinggan ng mga tao, no? Pero halos wala nang magagawa, given na yan, no? Na Smartmatic na ang bibilang. Unfortunately, yun na naman, no? So, namamalat na nga kami ng kasasabi. Bakit dyan na naman? Ano ang paghahanda po ngayon ng NAMPREL para matiyak na magiging malinis ang eleksyon? Napaka-crucial po eh. Napaka-crucial. Alam naman ng lahat. Napaka-crucial ng eleksyon. Sa 2022. Ano naman po paghahanda ng NAMPREL at mga barang gawin ng NAMPREL para masiguro na hindi magkakadaya? Ang ginagawa ng NAMPREL ngayon, dahilan sa iba na ngayon ng eleksyon nga, no? Nung araw, binabantayan namin sa bawat presinto. Pero hindi na namin ginagawa ngayon yan. Ang ginagawa namin ay ang tinatawag na random manual audit. Pero yon nangyayari pagkatapos ng eleksyon. Kami, although ang sa ngayon, hindi rin kami ang namimili, Comelec ang namimili ng mga 100 presents, no? Pagkatapos binibilang yan manually. Kino-compare doon sa resulta ng makina, no? Mm-hmm. So, yun yung random manual audit na tinatawag. So, ginawa namin yan mula nung 2010 pa lang, ginagawa na namin. Gagawin uli namin. Sa counting? Yung counting ang nagbibilang kasi niyan, yung makina eh. Hindi namin naabutan yun. Dahil automated eh, di ba? So, ang magagawa lang namin, yung audit. Yung binisang. Pumipili kami ng mga yun nga mga 800 na presinto, tapos binibilang namin manually, tapos kinukumpara namin doon sa naging bilang ng makina. So yun yung at gagawin ng binamin yan ngayon. So okay. Physically medyo malabo yung presence niyo doon sa mga presinto dahil sa pandemic. Yun ang problema. Yes, pero kahit naman na wala yung pandemic, hindi na kami nagbabantay ng mga presinto. Dahil wala. Meron na ibang organization na gumagawa nun eh. Hindi naman namin dinuduplicate na yun. So ang ginagawa namin, yung analysis at saka yung random manual audit. Yun na nga, kung ipili kami ng ilang presinto at tinitingnan namin kung tumatama. No? So, yun ang ginagawa ng NAMPREL ngayon. No? Meron pa rin kasi papabantay dahil yan, meron kaming mga chapters na gusto nila magbantay sa presinto. So, hinahayaan namin. Sige, gawin ninyo. No? Pero hindi na yung nationwide kapareho nung dati. Mm-hmm. Isa sa pinakamahalaga, base sa, well, sa karanasan namin, sa mga coverage namin, nito mga nagdaang eleksyon, ay yung pag-transport ng mga memory card sa mga probinsya. Yun eh, napaka-crucial nun eh, napakahalaga nun eh. Pero hindi masyado napapansin eh. At yun ang role, na maaring role ng F2 Logistics, hindi po ba? Totoo yun. Kaya alam mo yung SD cards yan, ang liit. SD card, no? Yeah. Oo, kakasya sa bulsa eh. No? Napaka-crucial niyan kasi doon yung binilang eh. Yun ang nilalagay eh, no? Nandun yung bilang ng mga boto. Oo. So pagka inilabas yan, at pwedeng mapalitan, hindi lang yung laman, pero pwedeng palitan ang ibang SD cards. Naku! Mm-hmm. Okay. Kaya kailangan, nababantayan ang husto. Paano kaya mababantayan yun? Yun ang problema. Well,
kailangan magtiwala tayo sa COMELEC na gagawin nila yung tama dahil mahirap talaga bantayan kasi napakaliit eh. Binabantayan mo eh. Mabuti sana kung isang makina yung binabantayan mo. Makikita mo kung pinalitan. Ano? Pero ito, napakaliit lang ng SD card eh. Kasi nga sa bulsa eh. at sa mga nagdaang eleksyon, sa mga nagdaang eleksyon, Manggas, ano, nakita namin yung last minute ba, biglang papalitan yung lahat ng mga SD cards o yung ilang libo mga SD cards. Nangyayari yan eh. Na-deliver na, tapos biglang papalitan. Nangyayari nga yun. Hindi lang yun. Kahit umaandar na yung pagbubutuhan, pwedeng sabihin na, ay, nasira yung makina, ilalabas yung makina, pagkatapos pagbalik ng makina, pwedeng na iba na. Pwedeng pinalaw na. Ano? Kasi nangyayari din yun. Yung nagkwento sa akin eh, na ganun yung nangyayari. Sa labas, sa fields. So, wala po bang pwede mga safeguards doon na gawin, halimbawa, ang COMELEC para masiguro na hindi matatamper yung SD cards? Well, una, oras na natapos yung final testing, which is about 3 days bago mag-function, saka nang gagalaw dyan. Hindi na ginagalaw yung makinang yan. No? Wag na nilang pabayaan na ilabas yung makina at wag nilang pababayaan. May makalapit at alam mo, napakadali naman palitan kasi nung SD card eh. Lalo na nung araw dahil bukas yung meron port na bukas sa likod. Buti nga ngayon sinara na raw, no? So hindi mahirap lalo na kung insider ang gagawa. Napakadali. Ang ibig sabihin, good luck sa team. At good luck po sa Namprel sa kailangan namin yan. Sa inyong patisiga para mapantaya itong darating na eleksyon sa isang taon. Maraming salamat, Manggas, si Mr. Gas Lakman, salamat din. At Chairman Namprel. Hanggang sa muli, Manggas. Okay. Maraming salamat. At dyan po nagtatapos ang Umaga Diaz Report. Bago po tayo magpaalam, ang aking dear, ang aking misis nasa Canada, nakikinig sila. Sila Mana Dolly, Terry, hi Terry, si Cherry Pie, kamusta sa inyo lahat? Wala si Apples, nandun kay Lemon, nasa Edgburto naman. Kamusta kayo lahat dyan? Okay, maraming salamat. Umaga Diaz Report, Henry Umaga Diaz po, hanggang sa muli at maganda umaga po sa inyo lahat. Henry Umaga Diaz, Umaga Diaz Report. Kaunting tulong na kaalaman, kapamilya. Alam niyo bang ayon sa DOH, merong proper cough etiquette o tamang paraan ng pag-ubo upang makaiwas na manghawa sa public service? Napakalaki palang challenge. Makakabangon po tayo. Upong kayo ng panahon. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Para sa pamilya. Kakampi sa bawat pagsubok. Kayang-kaya. Bigyan ng servisyo. Magbubunga po. Kailangan natin pang-jumpstart. Patuloy tayo.